So, bali, ito na guys. Na-fix ko na siya. Ito na ang pupunta sa backlight. Ito naman yung ilagay natin. Ilagay natin dito sa relay. Ito. Tapos, dito na tayo kukuha ng AC. Tapos, maglagay tayo ng fuse. Separate fuse. Dito banta. Sige. Kakata na natin to. Punta dito. Tapos lagyan natin lang. So, sadali guys. I-post ko ulit. I-finalize ko lang. So, ipapakita ko lang guys kung saan ko ilagay yung AC ng itong mini inverter natin o backlight driver. Dito ko siya ilagay mismo sa likod ng itong AC ba to? AC. Dito ko na siya ilagay. Pagkatapos, hindi ko na rin lagyan ng fuse dahil may fuse naman pala to. Ito siya. Meron na siyang fusible resistor. Notice it. Pag short, may problema. Kusa na siya mag-o-open. So, dito ko ilagay. Nakatapos, yung diode kanina, yung sa likod, yung kanina may nakalagay dito, pinutol ko na. Kasi, itatransfer ko to, yung lagay natin, ito siya. So, yung diode na nasira kanina. Short yan. So, kaya ayaw mag-power. So, sige guys, ikakapit ko lang dito. Tapos, mag-test ulit tayo. So, ito na guys. Malapit na natin at matapos, no? Ito na, nakapit ko na yung relay. I-review ko lang ulit. Ito yung AC, no? Yung AC ng mini backlight driver natin. Ito yung isang linya. Yung isang linya niya, dinaan ko dito sa relay. Pagkatapos, dito ko yan kinabit sa mismo yung nilalagyan ng power cord sa likod. Pagkatapos, ito na yung output. Dito pupuntang backlight yan. Tapos, yung kulay blue pala yan, guys. Rekta-rekta lang yan sa neutral ng power cord. Pagkatapos ito yung red, napapansin nyo guys, ito yung 12 volts. Dito tayo kukuha sa 12 volts ng papuntang panel board o supply ng DC-DC natin sa panel. So para na mag-on to, mag-switch dito yung relay, mag-on yung backlight. So sige guys, ipopush ko ulit. Para na ma-finalize natin. So, hello guys. Bali na set up ko na yung relay, no. Ang problema lang, nang nilagay na natin yung, na-set up na natin yung yung relay, itong wire nito, pakapunta dito sa panel, nawala na. Nawalang ano niya, ang yung 12 volts, nako. So, na-found out ko na may sira dito. Kaya ni-gawa ko, buti pa naman ako dito sa main board. Di bali kasi diode lang naman yan eh. Pwede lang naman sa i-jumper, ito yung wire. Sandali guys, itong wire, itong transistor, ano kasi yun, ng parang transistor diode siya, no? Tapos dito ipapasok dito yun sa 12 siya nagsusupply, siya nagsuswitch. Kaso nag short to, hindi ko lang alam kung bakit. Kaya ang ginawa natin, ginamper na lang natin. Pero lagyan na lang natin ng fuse. Kahit 1 ohm lang siguro.
para nga hindi magbabari yung signal dito sa papuntang top board ng panel. So sige guys, i-try ko ulit i-modify. Kukuha ulit ako ng 12 volts kung saan ako makakuha. Hopefully nga mag-okay na siya guys. So sadali guys, ipupush ko ulit. So ito na guys, natapos na natin mag modify. Ito na yung relay, binalik ko na. Ito na siya papuntang panel. Tapos ito yung naglagay tayo dito ng fuse, no? Ito tayo ng 1 ohms. Tapos ito na siya. So try natin guys kung may picture na siya. Iyon natin guys. Iyon natin. Yun. Yun guys. Ano na siya? Linisan. Dahil medyo madumi-dumi. Tagal na kasi itong tambay. So sige guys. I-finalize ko lang ulit. Ipo-push ko muna. So ito na guys, natapos na natin kabit. Nabalik na rin natin yung takip niya. Sige, i-test nga natin pag na to. So ito, may ilaw na. Yung ilaw niya, i-on ko lang. Nag-click na yun, lumabas na. So, bali itong repair to pala guys, para to sa mga newbie. At saka hindi naman to talaga pang expert, no? Pero sinishare lang namin yung mga ideas para na ma-enhance natin yung kalaman when it comes sa electronics, lalo tayo mga Pilipino. So, ito. Yun niya. Yun niya. So, sige guys. Hanggang sa muli. Maraming salamat. At sana huwag kayong mag huwag kayong mahiya mag-subscribe sa aming channel. So ingat kayo guys, more power and God bless.